Hello. Introduce yourselves muna, one by one, and greet our Showtime onliners. Nakamute. Hi, ako nga pala si Yunus on vocals. Ako si Jazz sa bass. Hi, ako si EJ sa drums. And Tatsy sa guitars. Hey. Ayon. Hello, Grace Note. Suking-suki natin ang Grace Note sa Showtime, di ba? Pang ilan na nga ulit kayo dito bumibisita? Pang ilan na ba, guys? Pangatlo hindi na mabilang sa dami. Sa online twice, tapos yung sa main stage twice din. Diba guys? Oh, diba? Suking-suki. Okay. Pag-usapan naman natin yung first song na kinanta nyo na It's Okay Not To Be Okay. Totoo ba na inspiration nyo yung pagmamahal nyo sa K-drama? Kaya nyo nasulat o nakanta nyo? Kwentuhan nyo naman kami about it. Actually, ano, nag-start lang kami manood ng K-drama nung simula ng lockdown kasi nagkaroon ng maraming time. Tuloy-tuloy lang kasi talaga yung ano namin, yung routine. Diba? Gig. Ako, school gig. Pero yun nga, since may extra time, natapos ko Crash Landing, tapos It's Okay To Not Be Okay, at saka yung Itaewon. Yun palang yung napapanood ko na K-drama. Pero masasabi kong pinaka-favorite ko yung It's Okay To Not Be Okay. And kami mismo, ng buong band, iba yung impact sa amin nung K-series na yun. Ang dami niyang tinuturo sa buhay, ang dami mong matututunan about reality, diba? Kumbaga, healing sa buhay. Ayun. So, panoorin nyo kung hindi nyo pa na ano. Pero yun yung nag-inspire sa amin. Kaya ano, tsaka yung sa song namin na It's Okay To Not Be Okay, kakolaborate namin dun yung BBS. Siya yung manager namin, si Sir Darwin Hernandez, ng Soupstar. Siya din yung nagsulat ng Torete, trivia lang guys, ng Moonshine. Hindi na alam, ayun. At ayun, nag-decide kami na i-release yung It's Okay To Not Be Okay kasi sobrang, it brings comfort. Parang we just realized, kwento ko lang guys, nag-release kasi kami ng album last Feb 29, and we've been having a hard time promoting our new songs kasi yun nga, biglang nagka-pandemic, ang bigat ng mga nangyayari, so parang kami mismo nahihirapan. So yung It's Okay To Not Be Okay, nung narinig namin yung song na yun, parang kami, kailangan marinig tong song na to, i-release natin this year kasi dapat next album pa siya, pero yun, we decided to release it this year, and gusto rin namin siya i-dedicate sa mga beloved Gracians namin, yung mga support sa Grace. No, thank you so much, we really appreciate you. Pero yun, dun ang galing yung inspiration. So if you watch the music video, K-drama, related siya dun sa It's Okay To Not Be Okay na K-series, naka-scrub suit kami, tapos shinoot namin siya sa Korean grocery store. Ayun, yung buong vibe, like, kumain kaming samgyup, and panoorin yun na lang, sobrang fun, and yeah, we just wanted to remind everyone na it's okay to not be okay, lalo sa panahon ngayon, you don't have to pretend that you're okay. Minsan, pag in-admit mo na hindi ka okay, it will make you even stronger, and importante naman dun, eh, meron kang mga kaibigan sa paligid mo, yun naman yan. Yeah. Yes, true. Very timely, ah. Kasi di ba yung K-drama is about mental health, di ba? And yes, making this exactly kind of music is parang giving your, using your platform to share awareness dun sa mga may pinagdadaanan na it's okay not to be okay nga. Pero sa mga guys, kasi nabanggit ni Eunice na first time nga nyo nanonood ng K-drama, how about the guys? Kayo ba nanood din kayo? As in, tinapos nyo rin yung series? Jazz. Same. Kasi kung Korean yung umukot pa yung ano mo eh. Look mo nga. Oo nga eh. Diba? I was born this way. Ay, sorry naman. Okay. Iba. Pero kayo ba nanonood din? Pinanood nyo rin yung K-drama? Yeah, oo. First time ko rin actually manood ng mga K-drama kasi parang for me before, hindi ko kayang yung manonood ka tapos magbabasa ka at the same time. Mm. Pero yun, na-adapt ko din naman, at yung mismong message naman ng series is yung habol ko din. So, na-enjoy ko naman, at same din kay Eunice, favorite ko din yung It's Okay To Not Be Okay na K-series. Pag ba may isang pinapanood kayong K-drama series, required talaga lahat manood talaga. Hindi, nagkataon lang magkapatid kami ni Jazz. Magkapatid kami ni Jazz. Kaya sabay namin siya pinanood. Okay. Bawal mauna.
Kailangan sabihin. Mm-hmm. Bawal mag-iwanan ng... Oo. Hanggang K-drama, walang iwanan, ano? Gusto ko itong banda na to, talagang hindi nang iiwan sa ere hanggang K-drama. Bawal mauna kasi minsan nag-uunahan kami sa episode. So, Daya, bakit po pinanood na? Ay, naku. Papanoorin mo ulit, dapat sabay. Dapat sabay lagi. Para walang spoiler. Oh, diba? Bongga. Pero dahil maganda siya, shinare din namin sa mga bandas natin. At nagustuhan din naman nila EJ at saka nina Tatsi, tama ba? Tatsi. Actually, ano, homework ko yan, di ko pa natatapos. Pero, ayan, yun, nabuko mo ngayon. Ang mabait din na. Pusin mo na, EJ. Maganda siya, EJ. Ay, missing out talaga eh. Pero ang mabait ng bandmates ko kasi hindi, wala akong naririnig na spoiler. So, props guys sa pag-ano nyo. Pero napanood mo na ba yung part na ano? The joke. Tayo mo na lang, tamusin ko. Pero yun, before pa lang sumusunod-sundot na ako ng mga K-drama kasi talaga namang renowned ang Koreans sa paggawa ng mga ganyang klaseng ano, yun nga, series. Ayun. Mm-hmm. Itachi. And then, nanonood na rin ako, actually. Ito parang Robin pa din na pinapanood. Oh my! Parang machu-machu eh, no? Yung pahugod yung, mga ganun. Actually, kung ano siya. Anak ni Baby Ama, mga ganun. Share, ano naman eh, nag-share lang naman. Kaya si Eunice, nanood ng ganito. Pinapanood ko na rin. Basta kung ano pinapanood namin. Oo, basta ang pinapanood ng isa. Your favorite niya ni Tatsi Taiwan eh. Sa lahat. Maganda rin yun. More on business eh. Sa business side. Yeah. Oh, I see. Pero ito guys, it's okay not to be okay. Ay isang collab nyo with BBS, diba? Tulad nga na, well, K-drama fan din kayo. Pero how is it working with BBS? How's the experience? Sige, anyone can answer. Si BBS kasi since I mentioned earlier, he's our manager. Manager. Ano naman? Hi, Sir Darwin. And then, si Sir Darwin, magana yung love na... Si Sir Darwin din pala yung nag-direct ng music video. Oh, galing. So, matagal na namin nakasama, Sir. So, sobrang magaan lahat. Masaya, always. Tsaka, walang pressure. Komportable na kami sa isa't isa eh. Kumbaga, kung meron kaming taong makakasama or makakatrabaho, although hindi talaga trabaho, ano, parang mas bonding yung nangyayari. So, ayun, si Sir Darwin parang ano na rin siya. Parang member na rin ng Grace Note yan. So, wow. Wala lang ilangan factor kung wala lang ilangan factor at all. Pero may parang siya yung yun namin, Sir Darwin. Yeah. Pero itong song ba na to, siya mismo nagsulat o collaboration ng Grace Note with him? Si Sir Darwin mismo yung nagsulat ng song. Ayun. Tapos, huge fan din siya ng It's Okay to Not Be Okay. Ayun, sobrang relate pala kumbaga, lahat. Siya yung nakakakwentuhan namin about it. Yun nga, tungkol sa mga life issues. At saka, to be honest, additional lang, kahit hindi siya Grace Note song, ipaparinig ko siya sa mga kaibigan ko. Kasi kahit ako mismo, personally, nakakomfort ako sa kanta. Kaya, yun yung nakakwentuhan kay Sir Darwin. Sir, kailangan marinig tong kanta na to. Parang iyakap, para akong niyayakap. Alam mo yung ganung pakiramdam. Wow, oo. Yeah. You have to listen to it, guys. And yeah, share it with your friends. Ayan. Ano, yes. Ano naman yung message ng song na gusto nyong iparating sa mga makakapakinig nito or makakarinig ng song na ginawa nyo? Jazz? Si Jazz kasi yung kumanta ng song. So, baka gusto magkwento ni Jazz. Message ng song na gusto namin ipalatin. Sige. Well, dahil sabi mo na kanina, comfort siya. So, kuwari sa isang araw, gumising ka sa umaga, pakinggan mo yung kanta. Kung hindi maganda yung gising mo, baka pwedeng pakinggan mo yung kanta, tapos babaguhin niya yung mood mo, papagandahin niya yung vibes ng araw mo. Parang yun yung feeling na gusto namin ibigay sa mga tao na pag nalulugmok ka, okay lang yan. Kasi mamaya, for sure, hindi ka nalugmok. Kailangan mong i-embrace yung vulnerability na mo ngayon, yung nararamdaman mo. Kasi yun nga, tulad din yung sinabi ni Miss, it will make you stronger, it will
para mag-o-open ng opportunity rin sa'yo para ma-realize or re-evaluate kung ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin, gawin. Kasi hindi ka naman ilalagay sa isang posisyon kung hindi mo siya kayang lampasan. Mm. Ay, ang ganda no. That is so true. Talaga. Mm. Pero ito, kay Jazz, ito yung second song ng Grace Note na ikaw yung kumanta, diba? So, ano naramdaman mo na sa'yo binigay itong kanta na to? At ano yung difference nung unang kanta mo na Baso at Bote? Kwentuhan mo kami dyan. Ah, okay, sige. Ako kasi sa mga hindi nakakilala sa akin, mahihayin kasi akong tao. So, pareho tayo, mahihayin. Ay, Riz na ko, hindi ako naniniwala. Parang hindi ka panipaniwala. Okay, good. So every time na, well, pangalawa pa lang naman, pero every time pag sinasabi nila na, chance, ikaw yung makakanta, kinakabahan ako agad, parang natatakot ako. Pero dahil, it's okay, it's not okay. Una rin, you know? Parang, ano din, kailangan mo rin minsan harapin eh, maging brave ka rin. Ganun. Kasi, yun nga, hindi naman yan ibibigay sa'yo kung hindi naman sila naniwala rin sa'yo. So, props din sa mga kabanda ko at sa management, sa tiwala. Thank you. At dahil nagtiwala sila sa akin, nakaya ko siya. Kasi sobrang challenging talaga itong song na to, unang-una. Yung difference nga, yung unang kanta, chill lang. Which is yung style ko lang din talaga pag kumakanta ako sa banyo, ganyan. chill lang. Pero kung papakinggan yung kanta, medyo stretched yung voice ko dito. Upbeat. Pinapasigaw ko talaga si Jazz. Ay, may pagsigaw. May hanggang, oh. Bumubulong lang ako sa recording yun nung natin sabi na Alex. Sumigaw ba? Ay, bakit usually ba sa banyo ka lang sumisigaw ng mga ganyang kanta mo? Chill lang. Ay, chill lang. Okay, nasanay yeah. Tayo na chill lang. Ang parang yung Baso at Bote, chill lang siya kung papakinggan mo. Very, ano lang, magbabibe ka lang sa kanta. Pero ito, more on, parang energetic. Ganun. Taas yung energy. Pero ito, paano nag-agree lahat ng members? Now, sige, this song, let's give it to Jazz. Let him sing the song. Paano kayo nag-come up with that decision na kay Jazz ipakanta yung song na to? Ano kasi si Jazz kasi mas mukhang Korean siya kaysa sa akin eh. Kaya mas mukha siyang Koreano. Kaya inisip namin, ah, si Jazz na, it's okay to not be okay kay drama. Just kidding. De, ano, nag-decide kami na ano si Jazz yung kumanta. Although hindi naman talagang ano, kumbaga hindi namin usually parang pinaplano na parang oh, dapat sa song na to si Jazz. Parang minsan natural na ano from the songwriter itself ano since yung K-drama mismo then it's okay to not be okay sibling related siya so tingin niya mas babagay na kaming dalawa ni Jazz yung kumanta kung mapapansin niyo sa second verse maririnig niyo yung boses ko doon so kumbaga duet namin siya ni Jazz siya yung sa first part and then the second part yun ang cool magkapatid diba parang alam mo yun may collab silang dalawa that's